21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, gusto mong magpaka-perfecto. Talagang gusto mong pumasok sa kaharian ng langit. Umayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, ibigay mo sa mga dukad, mga garong kanayamanan sa langit. Kung marito ka, sumunod ka sa akin. Datapat nang marinig ng binata ang ganito pananalita yung maong siyang namamanglang. Parang gano'n. Ano ba yan? Pati ba yung mga kayamanan ko eh? Akin ko eh. Ano ba yan? Hindi nakasabi yun. Parang gano'n. Gusto niya, gusto mo maligtas eh. Ang ibig sabihin lang doon sa conversation na yun, kaya mo bagang ipagpalit yung iyong kayamanan sa akin, makasunod ka lang, kaya mo. Hindi kaya ng binata, kaya ka namang law eh. Ano ba yan? Parang gano'n, ba't isa siyang labo pa eh? Ano ba't ipipenta ko ba? At sabi nito, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohan na sinasabi sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Bakit? Nandun na yung puso niya sa kanyang mga kayamanan. Pero hindi sinasabi naman na masama ilang ng mayayaman. Hindi ko gano'n. O masamang magpakayaman. Kung ang ikayayaman niyo itinutulong mo naman sa iba, why not? Diyo ba? Pero tatansyahin mo rin, may mga abusado rin. Yan o. Kagaya ng mga aral ng Panginoong Jesus, hindi lahat masusunod sa kanya sa pangaral, nakikinig nga ng salita. Bakit? Yung iba, gusto lang makalibre. Huwag mga magic mamaya na kinakayan, at saka libre na tayo panghalina. Parang gano'n. Kasi may mga Hudyo pa, may mga alup eh. Tinataas na gano'n, pag panalangin, hindi malatag yung sunod, yung nananampala tayo. So makikita natin dito, ganun kabigat yung tinatawag na pagsunod sa Diyos kung hinihingi na yung panahon na kaya mo bagang ipagpalit si Kristo maging sa iyong sarili alang-alang sa iyong paglilikot o hindi. Pag ang sagot mo ay hindi, hindi ka magiging karapat dapat sa alaga. Hindi mo maaaring mahalin ang ibang tao ng higit sa ating Panginoong Yesus. Tingnan po natin sa John chapter 6 verse 45. Ito yung mga alagad na tinuruan para maipangaral yung tinatawag na salita. Sa John chapter 6 verse 45, nasusulat sa mga propeta at tuturuan all taught silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig sa Ama at natuto, learn, ay lumalapit sa akin. Ito yung hindi basta natuto lang, kundi nagsasabuhay o nagsasapraktika ng mga bagay na may kinalaman sa paglilingkod sa Diyos. Kaya hindi ito ganoon kadali yung tinatawag na pagsunod sa Diyos. Ang bawat ginagawang alagad ay hinahasa at tinuturuan upang tumawag pa ng iba pang mga alagad. Dinidisiplina ang sarili upang maging kapakipakinabang sa harapan ng Diyos. Nakikipagsapalaran tayong lahat dito, kasama natin lahat ng masasamang mga tao, yung mga pasama at pasaway, yung mga masasama. Tumatakbo tayong lahat sa isang takbuhan. Ano ang ating inaasahan? Inaasahan ng Panginoong Jesus na tayo ay magiging mabunga sa kaalaman, itik sa pananampalataya, at lumalago sa kanunungan. Ito po yun, John 6:45. Kasi ang layo niya, following, ipapangaral mo yung salita. Bilang kasama o paalim sa iglesia, nararapat nating matutunan ito. Kasi konektado tayo sa ating Panginoong Jesus. Sinasabi natin na tayo religyoso o tayo ay sa Diyos, nagsisimba tayo linggo-linggo, konektado tayo sa Kanya. Pero kung wala naman tayong natututunan at lumalabas lang sa tenga, hindi na isa sa buhay, nagiging wala din. Kagaya ng mga tinatawag na ganda ng pangangaral, hindi rin nangyayari. Sa John chapter 15 verse 5, tingnan po natin. Korektado itong dalawang ito kung tayo ay nakasama sa ating Panginoong Jesus. Magbubunga tayo sa ating mga pananampalataya. Ibig sabihin, magpapangaral mo yung salita. John 15 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Nangangaral, laleyo, nagsasalita, speak. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. The relation between the vine and the branches, if the vine and the branches stay connected, they will produce fruit. Yun. Ang ibig sabihin noong salitang yun,
na kung tunay kang kumukuha ng kaalaman sa ating Panginoong Yesus at na nanatili kang konektado sa Kanya, maipapangaral mo yung salita, magbubunga ka. Kapatid, kaya nga may mga tinatawag na anak sa pananampalataya. Kagaya ni Pablo, kay Timoteo, kay Silvano. Meron silang mga naging anak sa pananampalataya. Dahil nga doon sa tinatawag na pangangaral na nagpapakilala na ang mga bagay na ito ay nagre-represent sa Panginoong Yesus na kinukuhaan ng kaalaman dito sa banal na kasulatan. Paano natin maipapangaral kung hindi natin ito pag-aaralan? Kaya nga lahat ng ginagawang mga alagad, nasabi sa Matthew 28, tutuluan sila naganapin yung mga bagay na ipinapakilala. Panghuli, ang buhay ng isang alagad ay nararapat na pagharian ng Diyos. Ito yung mensahe natin, mga sumunod pa. Sa pakahulugan ng isang disipulo ay isang tagasunod, isang taong tumatanggap ng katuluan mula sa kanyang Panginoon na siyang tagapagturo na ipinamamahagi ang karunungang iyon. Isang uri ng proseso kung saan ang mga disipulo ay lumalago sa kaalaman tungkol sa aral ng Panginoon, nasasakop ng batas ng Panginoon ang buong pagkatao na may kakayahang magbago upang maabot ang kasakdalan ng pananampalataya. Yun yung deny himself, take up his cross and follow me. Yung tatlong bagay niya, ang daling basahin, pero hindi ka. Kung ang pag-uusapan sa sarili na lang, hindi lahat ng kaanib sa iglesia kayang subilin yung kanyang sarili. Marami. Maraming record. Ano ho? Kagaya ng binanggit natin kanina, hindi natin makukuha ito ng isang kukuhan lang, kundi yung patuloy na pag-attend natin at sa tuwing unang araw ng Sanlinggo, nabubuksan tayo sa mga katotohanan. Itong mga katotohanan ito ngayon, ang sabi nga, magpapalayak sa atin sa mga maling gawa sa buhay. Kasi kung aasa lang tayo sa mga experience ng ating mga nanay-tatay, magkukwento sila tungkol sa tunay na buhay, parang maalaala mo kaya na, eh ang ganun lang yun. Wala yung laling. Walang laling nakahulugan kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Nasa Diyos ang lahat ng ibig sabihin nito na matatagpuan natin dito sa banal na kasulatan. Kung inyong mararamdaman, kung tayo nagsisimba, paglabas natin dito, ang gaan ang pakiramdam. Ano, nararamdaman nyo din po yun. Subukan mong maka-absent ka, hindi ka makasimba. Parang ang hirap daling yung katawan para magsimba ulit. Parang ang bigat, parang may kulang. Kasi nga, nakakonekta na tayo sa ating Panginoon. Huwag natin sanang pabayaan po yun. At huwag natin isaalang-alang lagi na unahin ang ibang bagay bago ang Panginoong Yesus. So dito po, pansamantala natin ito ang ating pagtalakay sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Meron po kayong nais dinawin? So okay naman po, clear. Maraming salamat po. At dubi naman ang Panginoon, sa mga dating na araw ay maipakilala pa natin ang kanyang mga salita na magbubukas po sa atin. Purihin natin ang Panginoong Diyos sa umagang ito. Balik po natin muli sa ating talagpagpaan.